kataon si Jonah, si Alex at si Meana mamulat dito sa nangyari. Kaya nga lang, ang masakit, natuto sila sa buhay sa masakit na paraan, hindi ba? Na parang nakalimutan nila sigurong humingi rin ng tulong sa Diyos at magdasal na para magabayan sila. Palagi natin sinasabi, Chang, na kung ano ang ipinagbabawal, yun po ang ginagawa. Kaya tayo po ay napapariwara, tayo ay natutukso at nagkakasala dahil po hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos. Pero napansin po natin na nung si Jesus ay nagpasan ng cross, kung saan siya ay nadapa, tumayo siya. Kaya palagi natin sinasabi, kung saan ka bumagsak, doon ka bumangon. Ikaw, Jonah, medyo ikaw po ang nag-cause ng pagkasira ng pamilya nila Marian at Alex. Siguro, ikaw nang gumawa ng hakbang upang kahit pa paano maayos. Kaya hanggat maaga ay kung saan ka bumagsak, tumayo ka at lumis ng landas upang nasa landas ka na matuwid, hindi sa pagkakamali. Salamat po. Thank you so much, Father Sonny. Mayan, ano na ngayon ang final decision mo? Yung nga po, yung ano, magbigay na lang po siya ng sustento sa mga anak namin. Pwede naman bang dalawin ni Alex ang mga bata? Hindi mo naman siya sasaktan. Hindi mo naman siya ipabubugbog. Hindi po. Pwede. Okay. So, maipapangako mo ba, Alex, na magagampanan mo ang pagiging ama mo? Abe, nagpaplano ka pang magpamilya kayo ni Jonah. Eh, ito nga, kay Mean, hindi mo pa nagagampanan yung dapat mong gampanan bilang ama. Ang anak mo ay 2 taon at 1 taon. Nagbabalak ka pa ng bago. Tingin ko, bata, huwag muna. Kaya mo bang gampanan yung pagdalaw-dalaw? Pagbisita? Kaya po. May pag-asa pa na magkabalikan kayo? Ayaw na po eh. Wala na. Okay. So malinaw na yon sa iyo, Alex. Wala ka nang babalikan, pero meron kang anak na kailangan mong sustentuhan. Apo. So paano ang relasyon ninyo, Jonah, ni Alex? Alex, anong desisyon ninyo? Ano sa palagay ninyo ang kailangan yung gawin ni Jonah? Maghiwalay na lang po kayo, maghiwalay. Para po makasustento ang kanyang 2 anak. At madalaw ko yung mga anak ko. May sasabihin ka ba kay Mean? Sabihin ako. Ana, Mean, patawarin mo ako sa mga nagawa ko kasalanan. Alam ko, mali yun. Pero natukso ng barkada. Alam ko, natukso, mali talaga yun. Pero parang napasabay rin ako sa agos eh. Pasensya mo na ako, Mean. Okay lang yun, tapos na naman eh. Sa'yo, Mean, alam ko, napakasakit din ang ginawa ko sa'yo. Alam ko yung ginawa ko. Kaya sana, mapatawad mo pa ako. Sa'yo rin, tita. Humingi rin ako sa'yo ng sorry. Alam kong mali yung nagawa ko. Kaya mo bang tanggapin, Mean, ang mga sinabi ni Jonah? Ang paghingi niya ng tawad sa'yo? Sa akin yun eh, kaya lang sana po maisip niya na talagang mali yung ginawa niya. Dami-dami naman lalaki dyan eh, bakit si Alex pa? Matagal na panahon ang kailangan mo, Jonah, para mabalik
yung tiwala nila, pagmamahal nila sa iyo, at respeto. At kailangan mong trabahuhin yon, Jonah. Ito yung kapalit ng lahat ng mga naging pabugso-bugso ninyong desisyon ni Alex. Ito yung resulta ng lahat ng yon. Pero, pwede pang baguhin, ayusin ang lahat. Sana nga, Alex, magawa mo yung mga dapat mong gampanan sa anak nyo ni Mian. At sana nga, Jonah, simula na ito ng pagbabago ng buhay mo. Hangad namin na maiayos mo pa at maging maganda na ang takbo ng buhay mo. At sana nga, kung hindi man si Jason yon, hindi rin si Albert, hindi rin si Alex, meron pang nakalaan para sa'yo. Kaya huwag kang magmadali. Maraming salamat po sa pagtitiwalang binigay nyo sa aming programa. Aminan na po tayo mga kapatid, kapag pumasok tayo sa relasyon at bubuo ng isang pamilya, kaakibat po nito ay ang mga responsibilidad na kailangan po nating panindigan at kailanmay hindi na po pwedeng talikuran. Huwag naman po sana tayong padalos-dalo sa paggawa ng mga desisyon na magre-resulta sa mga bagay na makakaapekto po sa mga inosenteng buhay. Hangad nating lahat na maging masaya at tayo po ay ibigin. Subalit gawin din sana natin ito nang wala pong niloloko. Dahil sa huli, baka ang niloloko mo pala ay mismong ang iyong sarili. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, mas matamis ang kaligayahan kapag ito ay ating pinaghirapan. Thank you sa inyong lahat, mga kapatid, sa pagtutok nyo. Siyempre pa, Hans Mortel, salamat din. Dance Squad, thank you sa inyo. Ang mga alertong si B1 at B2, thank you, thank you. Sa mahal nating trio, Tagapayo. Ang mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Centrum. At higit sa lahat sa ating mga bisita pong nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Sa ating pong mga kapatid na nagtatanong, ang aking pong Twitter account, Perez Ami, pwede niyo po akong sundan dyan. Muli mga kapatid, ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, sa panggagalaiti sa kabit ng asawa, si Mrs. aakalain mong may kaaway na impakta. Sino itong babaeng ito? Nagalit-nagalit kayo. Lucy Borja! Lucy Bruja! Hindi ko Borja Bruja! Hindi ko alam kung saan kalawakan siya nang galing! Isang gito ko sa lalim ng lamesa, nakabot na ako po yung short nila! Patigilin mo yung asawa mo na humarot sa akin! Kung hindi daw po sa ilalim ng lamesa, hindi kayo magagalit. Kung magdahilan naman itong si Kuya, akala mo walang sala. Mapabayaan na po siya sa pamilya namin eh. Kung hangera po yan masyado at saka lasenggera. Minsan nga mo, punta ka pa sa pwesto, humingi ka ng pulutan. Wala po ang hanapan mo ng butas! Hindi o kaya ito'y mga palusot nyo na lamang dahil mas pinili ninyo buksan ang pinto ng tukso. Face to Face, ngayong Miyerkules, 4:30 p.m. Bago ang T3.